Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Mayor Lyson para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayong araw pong ito ay isi-share ko sa inyo ang step-by-step na pagpupunla, paglilipat-tanim, tamang pag-aalaga at pagpapabunga ng kamatis na nakatim lamang sa bote. Alipo kayo, samaan nyo ako. Magtanim tayo ng kamatis, magpapabunga ng kamatis na nakatanim lamang sa bote. Ang kamatis po ay pwede siyang direct planting, pwede rin naman siyang ipunla sa mga gatong bote. Pero pinaka-the best po ay ipupunla nyo po muna bago nyo siya i-transfer sa kanyang permanenteng pagtataniman. Pwede po kayong gumamit ng seedling tray o kaya sa ganito pong pet bottle gallon ay pwede po kayong magpunla. Sa ganito po kalaki, pwede po kayong maglagay dito ng hanggang 15 seeds ano, na ipupunla po ninyo. Kapag po tumubo lahat, itatransfer niya lang po ang iba sa iba pang ganito ring bote ano, sa pet bottle. Ang lagi ko pong tinuturo sa inyo, ang pamamaraan sa pagtatanim ng mga pet bottle. Ano? Lagi ko pong sinasabi, plastic bottle na itinapon sa kalsada, pinulot ko, nilagyan ko ng lupa, tinaniman ko. Ngayon ay umaani tayo all year round ng ating mga tanim na iba't ibang uri ng green leafy vegetables tulad po ng kamatis. So ngayon po ay tuturo ko sa inyo ang proper way at step by step na pagpupunla. Ang ituturo ko po sa inyo ay ang pagpupunla mula po dito sa mismong bunga ng kamatis. Ano? Kung meron po kayong kamatis sa bahay na inugnag na ganito, ay pwede po kayong, yung buto po niyan, pwede siyang itanim. Ano? O kaya naman po, kung gusto niyong bumili ng seeds nito, ay sa supermarket, sa SM Supermarket, o kaya po sa Ace Hardware. Pero ang ituturo ko po sa inyo ay mula po mismo dito sa kamatis na ito. Ano? At tiyak po, meron kayong kamatis sa bahay na inugna, ano? Lalo na po yung medyo overripe na. Ay pwede po siyang ipunla o itanim sa ating mga pet bottle tulad po ng ating mga nakatanim na nakikita po ninyo dito sa background ay marami pong bunga dahil po dito ha, dito ko lang po siya kinuha no yung aking pinagpunlaan. So hindi po kayo pagpupunla po, ipupunla po natin yung seeds nitong kamatis na ito, bunga ng kamatis na ito na hawak-hawak ko. Ito po yung bunga ng kamatis, sinog na kamatis na ating kukunan ng kanyang mga buto at ating ipupunla. So, pe-prepare po natin ang ating kamatis. Iwain lang po ito sa gitna. Wala po siyang masyadong buto. Yun, marami po siyang buto doon. Yan. Okay. Alright. So, yun po mga butong yan. Oh. Pwede nyo pong i-direct kang ipunla sa inyong pagpupunlaan. Okay, simulan na po natin ang pupunla. Lagyan po natin ng lupa. Ito po ang ating 8 liters na bottle. Ayan. Okay. Huwag po siyang pakapuno, no? Dapat po may konting alawan sa bandang itaas. Alright. Yun. Ngayon po ay ilalagay natin yung ating mga seeds, ano? Yung po mismong kamatis kanina, ano? Medyo overripe na itong kamatis na ito. Kaya ilalagay na po natin ngayon doon. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, yun po, ano? Ngayon po ay takpan lang ngayon yan. Ayan. Po siya ng lupa. Ayan. Alright. Pagkalagay po rito, diligan lang po ngayon ng tubig. Ano? Yung pong galing sa poset natin, dapat po ipinasingaw magdamag. Ano? Huwag po kayong gagamit ng chlorinated water. So, hindi po kagandaan sa mga halaman. So, dapat po ay pinasingaw ng magdamag. So, ngayon po ay diligan po natin ang ating bagong punla na kamatis. Kahit po sobra yung tubig na may dilig nyo po rito, wisik-wisik, ano? Okay lang po dahil pupunta naman sa kanyang drainage, ano? Sa ilalim. Itong ating
Buti. Yan. Every morning po ay didiligan nyo po ng ganito, ano? Bibisik-bisikan nyo po hanggang tumubo yung ating mga ipinunla. After ano lang po yan, ano? Mga 1 week, ano? Hanggang 10 days ay tubo na po yung ating mga ipinunglang yan sa ating pet bottle na ganito. After 20 days po ng pagkakapunla ng yung kamatis ay ganyan na po kalalaki. So pwede na pong i-transplant yan kung saan nyo po gustong ilipat na permanenteng pagtataniman. So ngayon po maglilipat tanim tayo sa mga pet bottles din, ano? Sa tansya ko po nasa 15 rin ang tumubo doon sa ating sa kamatis, sa bunga ng kamatis po na ating ginawang punla. Hindi po tumubo lahat, ano? Bagamat marami po siyang seeds. So yan lang po yung tumubo. Pero okay na po, mga 15 puno ng kamatis ay may karo ka nang ililipat tanim sa mga pet bottle. So ngayon po ay maglilipat tanim po tayo ito po sa ating ipinunla. Ngayon po ay mula dito sa ating punla ay ituturo ko naman ang paglilipat tanim ng itong ating kamatis sa ganito rin pong mga pet bottle, ano, sa galon po, ano. So ngayon po ay maglilipat tanim na tayo mula dito sa ating punla. Nagyan po natin ang lupa, itong ating pet bottle na gallon, liters, no? 6 liters po itong ginamit kong ito, no? Halos, huwag nyo po siya masyadong pakapuno, no? Hanggang leeg lang po itong bote. Yan. Ayun. Diba? Yun. So, ito ang ating lilipat-tanim ka tayo ngayon dito ng ating ipinunlang kamatis. Itong kabinyon lang po yung punla at tiyakin po nakasama po yung ugat. So ganito lang po, no? Tiyakin po ninyo nakasama yung ugat. Dahan-dahan po. Yan. So yun. So ito po yung ating ililipat tanim dito po sa isang galon. Sa ating paglilipat tanim ay sabi ko nga po, be sure ay matabang lupa rin po ang gagamitin. Ang matabang lupa po ay pundasyon ng isang malusog na halaman. Ingat lang po kayo na huwag masira yung kanyang mga ugat. So yun, meron na tayong isang bagong lipat na kamatis. After po ng transplanting, ano, wibisik-wisikin nyo po, didiligan nyo po, ano, every morning, didiligan nyo po ng tubig na pinasingaw po, ano, huwag po kayong gagamit ng tubig na may chlorine, ano, dapat po ay pinasingaw po 24 oras ang tubig na kinuha po ninyo sa inyong faucet, nang sa ganun mag-evaporate po yung chlorine. Ayaw po kasi ng mga laman na nadidiligan sila ng chlorinated water. So, ngayon po ay didiligan natin yung ating lipat-tanim na kamatis. So, wag niyo po muna ngayon itong direktang paarawan. Lagay niyo lang po muna sa isang lilim na lugar, ano? Hanggang 2 days. Upang sa kapag po after 2 days, pwede na po yung i-direct sunlight. Ano? Ganun lang po kasimple at kadali po, ano? Yung pagpupunla, paglilipat-tanim ng ating kamatis at pag-aalaga, ano? Magtanim na rin po kayo nito, ano? Nagawa po ito ng magsasaka reporter, magagawa rin po ninyo. Ano po ang ma-achieve po ninyo? Nakatitiyak ka na healthy po ang pagsasaluhan ng buong pamilya. At tiyak po makakatipid ka. Makakatulong ka sa pagpreserba ng ating Mother Earth. Kita po ninyo yung ating mga tanim na kamatis, ano? May maniba lang na, may ready to harvest na, ano? Mayroon pa po siyang kasalukuyang bulaklak. Maraming bulaklak at kasalukuyang pa siyang mga namumunga. Ito ang ating mga tanim na kamatis. Nagawa ko po ito, nagawa po ito ng magsasaka reporter, magagawa rin po ninyo. Maraming maraming salamat po. Stay safe, happy farming, God bless. Ngayon po ay sasagutin ko ang ilan sa tanong ng maraming nanonood dito sa ating TV show at sa aking YouTube channel na ang magsasakang reporter. Ang unang tanong ay mula kay Aida Soblechera. Hi, Mer Lyson. Lagi akong nanonood ng TV show mo every Sunday.
Gusto naming bumili ng sanga para pagtanim kami ng nanay ko. Pwede ba kaming bumili ng tangkay ng ubas sa iyo? Salamat po. Thank you very much sa Ma'am Aida, no? Wala po akong tinitindang cuttings ng ubas. Pwede po kayong umorder by online, ano? Sa Lazada po, meron po. Sabihin nyo lang po ay Red Cardinal variety. Nang sa ganon ay matamis po yun at mas, hindi po compare nung kulay green na ubas, ano? Ito pong Red Cardinal, ito po yung ating kinakain na matamis na ubas. Mula naman po kay Cherry Sunga. Ano-ano po ang pwedeng itanim na gulay sa 1.5 plastic bottles? Salamat, Cherry. Ano, ako madalas kong itinatanim sa ating 1.5 liters na pet bottle ay mga mustasa, pechay at lettuce. Gaya nitong ating tanim, nga sa aking background na yan. Ano, ito'y 10 days pa lang ito mula nung matransplant siya, no? So bibilang ka pa ng mga 10 araw ay pwede nang umarbis ito, no? Madaling bumulas kapag sa mga 1.5 na bottles yung pechay, mustasa, lettuce. Kamatis pwede rin pero mas advisable yung malalaki, no? Okra pwede rin siya at saka talong, no? Kapag malalaking ugat niya, dapat sa malaking pet bottle mo rin. Pero pinakamaganda kapag yung tansya mo ay malaki yung ugat ng alaman mo, ay itanim mo sa mga malalaking bote. Tanong naman mula kay Emma Aquino. Anong gagawin para hindi langgamin ang sili, yung langgam na pula, kinakagat yung mga sanga? Maraming salamat, Emma. Ano? Kapag merong langgam ang iyong alaman, tiyak po meron ding aphids yan. Ano? Riding in tandem kasi kayong aphids at ang langgam. So kailangan po ay mag-spray kayo. Gumawa kayo ng Oriental Herbal Nutrients o OHN. Ano? At i-spray po ninyo sa inyong mga alaman once a week. Mag-spray po kayo tuwing dapit hapon. Nang sa ganun ay magtatagal, magdamag hanggang kinabukasan. Iyong in-spray po ninyong natural na pesticide, insecticide sa ating mga tanim na alaman. May mga old tutorial po ako, no? Balikan niyo lang po ninyo yung aking paggawa, step by step na paggawa ng OHN. Tanong naman mula kay Desa Marie Jr. Magandang araw po. Nais ko pong humingi ng payo ukol sa alaman ko na palmera. Nagkaroon po siya ng mga white spots ang daon niya. Hindi ko na po alam ang tawag doon kung ito ay mealybugs. Ano po kaya ang nararapat kong i-spray dito? Thank you very much sa DESA, no? Yung ating ginagawang Oriental Herbal Nutrients o OHN ay napakaganda, no? Sa lahat po ng uri ng insekto na posibleng manira sa ating mga alaman ay takot po itong mga ito. Ito'y pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili at molasses. O kaya po kung walang molasses ay yung asukal na brown, ano? I-ferment lang po into 1 week after fermentation ay pwede na pong gamitin ay pang-spray once a week sa ating mga alaman. Kahit wala pa pong naninira sa inyong mga alaman, ano? Pwede po kayong mag-spray ng once a week ng OHN. Prevention is better than cure. Wala pang naninira, mag-spray ka na, nakakatiyak ka po. Wala pong malalapit na manira sa inyong mga tanim na halaman. Mula naman kay Maria Teresita Soriano Matawaran. Magandang araw po. Gumawa po ako ng malunggay fertilizer na napanood ko sa vlog ninyo. Ask ko lang po, talaga po bang hindi maganda ang amoy nung binabad na tangkay o baka sobra ang babad nung tangkay na nagawa ko? Kaya ganun ang amoy. Yes, Ma'am Maria, no? Kapag po yung mga fermentation po natin ganyan, talaga pong maamoy, ano? So dapat huwag kayong ganong magpalampas kung ang fermentation ay 1 week lang. After 1 week ay pwede mo nang gamitin, ano? At saka huwag mo nang amuyin, ano? Yung amoy na yan ay maganda naman sa ating mga halaman. So talagang pong may amoy po talaga, lalo na po yung malunggay fertilizer. Mula naman kay Carla Cuero. May tanim po akong mga talong. Mataas na po siya. Marami na siyang sanga. Kaso hindi pa po siya namumunga. Puro bulaklak pa lang.
Yes, Carla, no? After ng pamumulaklak, susunod na yan ang bunga. Ano? Abang siya ay kasalukuyan na mamulaklak, ay mag-spray po kayo ng ito po, banana peel fertilizer, o kaya naman po ay fermented fruit juice o yung FFJ. Ano? Mamili po kayo kung alin po gusto nyong gamitin. Ako po, subok na subok ko yung FFJ at saka itong banana peel fertilizer, pampamulaklak at pampabunga sa ating mga tanim na halaman. Tanong naman ni Jesse Tablanan tungkol ito sa ating malunggay fertilizer. Inaaluan po ba ng tubig sa blender? Gaano po kaya karami? Thank you very much, Jesse. No, nilalagyan ko lang ng konti yung tubig yung blender. Enough na umikot lang siya at madurog yung ating mga mixture. Hindi pwedeng lagyan ng sobra kasi iikot lang ng iikot, hindi madudurog yung inilagay nating kung ano man ang ating ginagrind. No? So, konting tubig lang. Kapag nadurog na, enough na yon at maganda nang i-ferment at ipandilig at ipang-spray sa ating mga halaman. Tanong naman mula kay Yolanda Alcacupas. Pwede po bang mag-spray ng iba't ibang fertilizer araw-araw? Kunwari po, Lunes ay FFJ, Martes ay rice fertilizer, Wednesday ay malunggay. Iba pa pang tinuturo nyo po na paggawa ng fertilizer. Salamat, Yolanda, sa tanong mo. Ang pag-i-spray at pagdidilig sa ating mga halaman ng ginagawa nating fertilizer ay once a week lang. Ano? Yung halaman naman po kapag nakuha niya yung kanyang kapangangailangan na nutrients, tutubo at lalaking maganda po yan hanggang tuluyang mamulaklak at sumapit sa kanyang pagbunga. Tanong naman po ni Angelique Onyate. Hi po, I'm one of your fans. I really enjoy watching your blog. May tanong po ako, anong link po ang topic ng tamang ratio ng lupa sa pagtatanim? Hoping for your reply po. May you continue to inspire us, plantitos and plantitas. Thank you very much. More lessons to learn from you and God bless. Salamat, Angelique. Ano, yung ratio sa ating paggawa ng lupa, batabang lupa na ating pinagtataniman, 50% po yung buhaghag na lupa. Ano? Tapos 25% po ay chicken manure or kung naman pong manure na meron kayo available po sa lugar ninyo, yung pong tuyo. Ano? At 25% po ay carbonized rice hull o ipa po ng palay. Magandang combination na po yan. Gaganda po ang iyong mga tanim na halaman. Tanong naman ni Nida Makabale. Gaano po katagal iimbak ang fermented fruit juice? Meron po akong natira na ginawa ko pero hindi ko pa nagagamit. Safe po kaya siyang gamitin sa halaman? Yes, Ma'am Nida, no? Hanggang 6 months po pwede pa yang gamitin, ano? Kapag lumampos po ng 6 months, unti-unti pong umiina yung kanyang bisa, ano? Hindi na po ganun ka-effective, ano? Kasi yung pong ginagawa natin, ang nagsisilbi na lang pagkain ay yung molasses o brown sugar. Kapag po ala na po kasi yan, after 6 months, ay hindi na po ganun ka-effective, hindi na 100% effectivity ng ginagawa nating mga liquid fertilizer, natural and organic fertilizer. Tanong naman ni Angie Ramirez. Hi po, pwede po ba sa flowering plants like gumamela ang foliar fertilizer na FFJ? Yes po, Ma'am Angie, ano? Sa po ng uri ng alaman, pwede pong i-spray yung FFJ, ano? Ito po ay natural naman, ano? Hindi po makakasama sa ating mga halaman. Wala pong chemicals yan at mula rin po yan sa mga bunga ng ating mga tanim na halaman, mga fruit trees. So, pwedeng-pwede po sa inyong tanim na gumamela ang FFJ. Mula naman kay Leilani Paqueros. Pinandidilig po ba yung garlic and onion peel? Yes, Ma'am Leilani. Pwede pong pandilig at pwede rin po siyang ipang-spray. Ano? Ito po ay natural insecticide din sa ating mga halaman. Mula naman po kay Elsa Manzano.
Hindi po ba nakakaakit ng langgam, daga at iba pang peste yung ginagawa ninyong fermentation o FFJ at iba pang mga fertilizer dahil nilalagyan po ninyo ng asukal? Thank you very much sa Elsa, no? Hindi po nakakaakit ng mga insekto yung ating ginagawang fermentation sa ating mga ginagamit na fertilizer sa ating mga laman. Dahil yung pong ginagamit natin na sukal ay magsisilbing pagkain lang po ng mga good microbes. Ano? Magmumultiply po into 1,000 yung mga microbes na yan. Kaya kapag in-spray po natin, oh, pinandinig sa ating mga laman, ay gaganda, mamumulaklak at mamumunga yung ating mga tanim na halaman. Sana po ay makatulong sa inyong pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Stay safe, happy farming, and God bless. Magkita-kita tayong muli dito sa Pasaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlison para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Nagbabalik ang Masaganang Buhay. Ngayon po ay tuturo ko sa inyo ang pampabulaklak at pampabunga ng ating mga tanim na halaman mula po sa balat ng saging. Ang balat po ng saging ay full of potassium at phosphorus sa ating mga halaman na kailangan nila para sa kanilang paglaki, tuluyang pamumulaklak at pagbunga at sila ay mapakinabangan. Halipo kayo, samaan nyo ko. Gagawa tayo ng fertilizer mula po sa balat ng saging. Ang mga gagamitin po natin, siyempre ay ang balat ng saging. So, yan po, no? Tatlong perasong balat po ng saging ang ating gagawin. Sa 1.5 na liter na tubig. So nakalagay po sa isang pet bottle na 1.5 liter at ito pong gunting. So yun po yung tatlong lang yan ang ating gagamitin sa ating paggawa ng fertilizer mula po sa balat ng saging. Ngayon po ay gugunting. Tingin lang po natin ano, itong ating balat ng saging. Pag pira-pirasuin lang po ng maliliit, so magitan po ng gunting. No? Ayan. Okay. So maliliit na piraso po yung ating paggawa. No? Ayan. Okay. Yun.
Okay, tuloy-tuloy lang po ang pagugunting dito sa ating tatlong saging, itong mga balat ng saging, ano? Ayan. Kahit ano pong variety ng saging ay pwede nyo pong magamit yung kanyang balat, ano? Hindi lang po itong latondan, lakatan, ano pa bang iba pong variety ng saging, no? Pwede po, lahat po ng saging ay pwede pong gamitin itong kanilang balat, ano? Full of potassium at phosphorus po ang saging para sa isang halaman, lalo na po kapag ito'y malapit ng mamulaklak hanggang sa tuluyang pagbunga. So ito po yung ating nakuha, ano, na balat ng saging, yung tatlong piraso po. Enough na po ito para isang 1.5 liters na tubig. Ngayon po, ilalagay natin dito sa ating 1.5 liter na tubig itong ating balat ng saging na ginayat-gayat. Ano? Okay, pagkagayat po nitong ating balat ng saging, ilagay lang po dito sa pet bottle, ano, yung mga nagayat nating balat. So ito po, pasok natin dito itong mga balat ng saging na ating ginayat-gayat. Ayan. Pasok lang po siya dyan. Ayun. Hayaan nyo lang po siya dito, ano, sa loob po ng magdamag, ano. Makikita nyo po sa after ng magdamag po yan ay na-ferment. Magkakaroon po ng bula-bula, ayan, ano. Tapos, pwede na siyang i-apply after po ng magdamag na dito sa pet bottle na ito. Ayan. Ayun. Full of potassium. Ang saging po ay healthy sa tao. Healthy rin po siya sa halaman. No? Kapag po kayo'y gumawa nito at pinang-spray nyo po sa mga halaman ninyo na may bulaklak na, no? Lahat po ng ibinulaklak ay magsisilbi lahat bunga. No? Matutuloy lahat into bunga. Dahil lang balat po ng saging ay mataas po yung kanyang potassium content na kailangan po ng isang halaman kapag po ay namumulaklak na ito at namumunga. So yun, ano? Kapag bagong ano pa lang po siya, no? Hindi pa po siya na-peperment, makikita nyo po yung balat ng saging, nasa ilalim pa siya. No? Kapag na-peperment na po yan ng magdamag, yung pong ito pong balat nito ay pupunta po sa ibabaw, ano? At magkakaroon po ng bula-bula ito pong tubig na inyo pong pinagamitan. Be sure po kapag kayo ay gumagamit ng tubig, no? Na dapat po inapatining na, no? Ng magdamag, nang sa ganun po yung chlorine ay mag-evaporate. Ayaw po kasi ng mga halaman, di po maganda sa isang halaman na nadidiligan po sila ng chlorinated water. So, dapat po yung nag-evaporate, pinasingaw po yung tubig. So, ito pong tubig na ito na ginamit ko, napasingaw ko na po ng magdamag ito, kaya maganda na po siyang gamitin. So, ito po yung ating banana peel fertilizer, full of potassium and phosphorus sa ating mga tanim na halaman. So, ito po yung ating bagong gawa, no? Banana peel fertilizer. Meron po akong nagawa na isang araw. So ito po yung aking nagawa ng isang araw. Makikita nyo po yung difference, ano? So ito po, malinaw pa yung kanyang tubig. Ito po yung malabo na. At ito pong bagong gawa, kita nyo po, nasa ilalim pa yung balat ng saging. Samantalang dito po sa nagawa pa ng isang araw, yung pong balat ay umakyat na po sa taas, ano? Ibig sabihin po, na-ferment na po yan. Pwede na po yung i-apply sa ating mga halaman. Itong ating ginawang ito, ano? Ito po mismo na ginawa natin ito, pwede siyang direkta ng ipandilig at ipang-spray sa ating mga tanim na iba't ibang uri ng halaman. Sabi ko nga po ay yung aking mga tanim, yung makikita po ninyo, yung mga nakalipas na tutorial po natin, mga upload po natin, ano? Yung mga napapanood nyo po dito sa ating
dito sa ating program. Napakagaganda. Isa po sa mga ginagamit ng magsasaka reporter, kapag po ako ay kumakain ng saging, hindi ko po tinatapon ng balat. Sa halip ay ginagawa ko ng fertilizer. So ngayon po ay mag-actual application tayo sa ating mga tanim na mga halaman mula po dito sa banana field fertilizer. So ngayon po ay actual application tayo, ano? Itong ating nakagawa ng isang araw, ano? Una po ay mag-spray mo muna tayo at pangalawa ay magdidilig tayo sa ating mga tanim na halaman. At siyempre kapag kayo mag-spray, dapat po ay salain nyo po muna itong ating ginawang fertilizer, nang sa ganun po hindi bumara yung ating sprayer, no? So buksan po natin itong ating pang-spray at lagyan po natin. Gagamit po kayo ng imbudo at saka po pansala, no? Ito po mismo, ano? Pwede pong fuel na ito mismo ang pang-spray po ninyo, o kaya po yung gusto nyo namang lagyan ng konting tubig, ano? May meron po siyang pressure kapag binuksan mo siya, no? Alright, so ngayon po ay mag-actual application po tayo. Pang-spray po muna, no? Salain po natin nang sa ganoon na hindi po bumara yung ating sprayer. Ayun. So, ayan. Okay. Muna. Alright. Salado po natin itong ating yun. So, makakatitiyak ka kapag sinala mo at hindi matatapon at hindi po babara yung ating pang-spray. So, ngayon po ay mag-actual application po tayo sa ating mga tanim na halaman. Unahin po natin ating kamatis, ano? Na nasa ating pong harapan. Ayun. Sa lahat po ng uri ng halaman ay pwede po itong gamitin, ano? Pagkatapos po nating mag-spray ay magdidilig naman po tayo, no? Yung pong tira natin kanina sa kinuha natin pag-spray ay ididilig din natin. Ito naman po para sa kanyang ugat, ano? Nang sa ganon ay manatili pong matatag yung ating mga tanim na halaman. So, idilig nyo pong i-direkta sa kanyang, malapit sa kanyang puno, no? So, yan, ano? Kung marami po kayong halaman at marami po kayong balat ng saging, gumawa na lang po kayo ng mas marami, no? Ito pong ganito kalaking bote, yung ginamit ko po kanina ay tatlong balat lang ng saging. So kung regular po kayong kumakain ng saging, magiging regular din po ang pag-i-spray nyo ng, at pag-fertilize ng ganito, no? Pag-i-spray at pagdilig nitong banana field fertilizer. So, ito naman. Iyon. So, gustong-gusto po ng mga halaman yan, ano? Fertilizer po sa kanila. Mamumunga po ng marami at mamumulaklak, no? Tulad po ng ating tanim na kamatis at iba pang mga halaman natin na nakatanim. So, yan po. Dahil pa po niyang bungang maliliit. At ang gaganda po ng mga bulaklak niya, no? May mga bulaklak pa po siya, yan, mga bulaklak niya. Ayan, matutuloy lahat po lahat, tintubunga yung mga bulaklak na yan. Dahil po kapag kayo regular na nag-spray at nagdidilig ng banana field fertilizer. So ito po, ay pang bunga at bulaklak, mga maliliit na bunga. Ha? Ito po yung maliliit na bunga at bulaklak. Ayun. So, ganun lang po kadali, ano? At kasimple ang paggawa ng foliar fertilizer, pulop, potassium at phosphorus sa ating mga tanim na halaman. Huwag kayong bibitiw, magbabalik po ang masaganang buhay.
Masaganang buhay! Ako po si Mayor Lyson. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips sa tipa pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong mapapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Makakasama po natin ngayong araw si Marikina City Mayor Marcy Teodoro. Ngayon po ay nahihilig na rin sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman. Masaganang buhay, Mayor Marcy! Masaganang buhay, Mayor, at sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yes po. Kumusta po kayo ngayong pandemic? Kumusta po yung paghahanda ng Marikina pagdating ng ating mga bakuna? Una, nakaready na tayo mag-roll out at bakuna na lang ang ating hinihintay. Meron tayong cold chain facility na pwedeng tumanggap ng iba't ibang klase ng bakuna, yung mga kailangan ng negative zero na temperatura at yung 2 at 8 degrees. At ganun din, may mga trained and experienced profiler and vaccinator na tayo. Meron din tayong care monitoring system at para kung sakaling magkaroon ng adverse reaction, ay pwedeng doon sila magpagamot at meron din tayong indemnification fund para pantulong doon sa pagpagamot o kaya doon sa pamilya na pwedeng maapektuhan ng pagkawala ng trabaho ng taong nagkaroon ng adverse reaction. Pero hindi natin ginagawa ito pa dahil nasa aming adverse reaction, kundi ginagawa natin ito para tumaas yung tiwala ng tao sa vaccination process. Wow, all system go na pala yung Marikina pagdating sa bakuna. Ano, inaantay na lang yung bakuna. Mayor Marcy, I understand meron kayong pong isinusulong na proyekto dyan sa Marikina City. Ito po ay pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman dyan sa Marikina River. Bigyan nyo nga po kami ng idea tungkol dito. Ang Marikina River ay may kahabaan na 11 kilometers. At dun sa ang easement nito ay cleared of any obstruction, wala rin mga informal settlers. At yung open area nito, dahil ang gilid ng ilog, alam naman natin, ay mayaman o mataba ang lupa rito dahil doon sa mga... Yes po. Oo, dahil alluvial soil to. Ang ginawa namin, hindi lang para maging parke o kaya ay lugar na po pwedeng magbisikleta o magjogging, kundi... A part of our heritage program ay yung makapagtanim ng gulay at mga iba pang halaman na endemic dun sa lugar. Mga puno na matatagpuan dito sa Marikina na tutubo ayon dun sa lupang meron. Kinausap namin yung mga taong malapit sa ilog na dun sila naninirahan. In-offer namin kung po pwede ay linangin nila at taniman ito ng mga gulay, mga seasonal vegetables. Yung naaanin nila rito, gamit nila para sa kanilang pamilya. At yung iba naman, naglagay kami ng mga cart mare doon sa tabing taniman nila. Para yung naaanin nila, pwede nang ilagay doon. Yung mga nagdadaan, pwedeng bumili ng mga sariwang gulay. Mga sariwa to eh at wala na mga pesticide na ginagamit na chemical. Organic po, Mayor Marcy, ano? Bakit po organic. Vegetable lang napili po natin? Paano po ito makakatulong sa ating mga constituents? Una, access to direct organic vegetable. Natural yung paligid at mura yung presyo dahil hindi na tinransport, hindi na iniligay sa pamilihan, kundi direkta. Saka yung experience na nakakakita ang mga taga Marikina nung nakatanim na halaman o gulay ay iba. Maliban dito, meron kaming tinatawag na animal trail. May mga hayop kami doon parang point of interest doon sa mga naglalakad. Pati yung mga bata, nakikita ito. Mahalaga rin to para doon sa edukasyon ng mga bata. Dahil iniisip nila yung gulay nakikita sa grocery. Kaya nakabalot ng plastic, nakalagay sa refrigerator. Iba yung
nakikita na yung gulay tumutubo at nabibili na lang ng sariwa. Pati yung mga hayop, di nila alam kung ano yung kalabaw, baka. Kala nila yung baka yung kinakain na lang. Hindi nila nakita yung baka, kalabaw, katulong sa pagtatanim, pagsasaka natin. So ano to, it's a part of, tulad nga, dahil ang Marikina naman dati ay isang malaking asyenda ng mga tuwason. At taniman ito, sakahan, nagbibigay historically, 100 o 200 taon na ang nakakaraan, ang Marikina ang nagbibigay ng mga gulay, palay sa Manila dahil magkatabi at magkalapit ang Manila at ang Marikina nung wala pa ang Quezon City nung unang panahon. Kaya nire-regain lang namin at pinangangalagaan yung ganong heritage at bilang paalaala, we're able to ano to at least recover as part of the river easement an area of mga 220 hectares mayor. Yes po. Ito kasi laki ng Luneta Park na open area at bahagi nitong easement na to ngayon ay taniman. May mga ngayon tulad ngayon mayor, meron kaming mga ano mga mais na tanim. Yes po. Wow. At ito yung panahon ngayon ng pagtatanim at ng mais. So yung seeds po, hindi na nalala po problemahin yung mga kababayan natin. Mga gustong magtanim, ay pwede po silang mag-avail dyan sa ating munisipyo. Ang totoo, yung mga nagtatanim na rin at nagsasaka, ang nagpo-produce ng kanilang seeds in doon sa area nila. Tawag namin, Mayor, ay Tumana. Tumana. Ibig sabihin, yes, ito po. Yung katabing lugar ng ng ilog na may matabang lupa. Oo. Pero we also encourage our people here in Marikina, Mayor, na maging creative. Hindi naman ibig sabihin, pag walang lupa, ay hindi na pwede magtanim. Pwede tayo mag-recycle ng mga lalagyan, yung palumang lagaya ng soft drinks, ng mga biskuit. Oh, hindi excuse yung kawalan ng lupa dahil pwede naman tayong maging very creative and innovative. Mapalad lang ang Marikina dahil meron kaming mga lugar na ganito na pwedeng pagtaniman. At itong huling pinakabago naming gagawin ay maglalagay kami ng 1 hectare nursery para sa bamboo. Yung mga kawayan. Wow. Oh, yes, we will grow bamboo in that area and pag time to harvest to replant, itatanim namin to do sa gilid ng ilog as a natural slope protection. Pinakamagaling talaga yung yung kawayan para sa mapatibay yung gilid ng ilog para hindi magkaroon ng erosion. Yung ginagawa namin ngayon. Saka isa pa namin ginagawa yung yung mycorrhiza. Yung iba't ibang variety tinatanim namin para magkaroon ng symbiotic relationship yung mga halaman, makakreate ng isang ecological system that could support wildlife, in particular mga ibon. Makikita mo sa Marikina River ngayon, may mga lumilipad na ibon na dahil marahil doon sa mga tanim na naroon sa gilid ng pangpang ito. Ayaw nating simentuhin o gawing kongkreto ang lahat ng lugar sa tabing ilog dahil nawawala naman yung wildlife dito. At yung ilog namin, Mayor, dahil nga napupuntahan ng mga tao, nalalapitan, naamoy nila, nararanasan nila, natuto silang mangalaga dito. Hindi na sila nagtatapon ng basura at hindi basurahan ang tingin nila sa ilog. Kaya nabubuhay ngayon ang mga isda rito. May mga nabubuhay doon sa ilog, humuhuli ng isda. At sila naman, self-regulatory. Pag maliit yung isda, sinasauli nila doon sa ilog. At para sa ganun, bayaan itong lumaki. At itong mga isdang to, safe for human consumption, Mayor. Pinatetest namin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para malaman kung within the regulatory limit yung mga content ng mga kung anumang chemicals o kaya mga bacteria. Happy to say and to note that safe to for human consumption within the regulatory limit. Wala yung mga streptococcus, E. coli, yung mga ganon ay absent dun sa isdang nahuhuli. Yes, Mayor.
Mayor, nagtatanim din doon ba kayo ng mga halaman? I understand eh, mukhang nahihilig na rin kayo, lalo na po si Mrs. Ano? Totoo. Tatanim na rin po si Mrs. Narito nga ako sa harap ng garden ko ngayon. Mali lang yung camera ko. Nakaharap na sa mga yung camera ko. Pero pag yes, ito, iba-iba, mga indoor plants, marami kami rito. Hindi ko lang alam kung yung mga tao. Ito, alimbawa, Mer, nasa lamesa ko. Ito. Wow! Oh, ito, mga bagong tanim namin ito eh. Oh, yes, naka-display dito sa lamesa ko. At ito pa, Mer, malalaki yung halaman ko rito eh. Kukunin ko lang. Sige po, Mayor. Naku, talaga naman. Oh, yun, nagkagaganda na naman ang mga laman ni Mayor. Naku, talaga naman. Oh. Inaalagaan namin. Pinupunasan pa namin to ng alikabok. Mahalaga pala sa halaman, Mayor, yung humidity. Yung humidity, yes, ano? Kaya pag nagdidinig kami, hindi lang yung sa lupa. Ine-sprayan yes, namin yung... Inisprayan namin yung paligid ng nung dahon para sa ganun mas maging malusog siya. Mm-hmm. Naku, masasabi ko, Mayor, isa na rin kayong plant dito, ano? Mayor, ano pong maipapayo po ninyo sa mga taga Marikina na gusto pong pumasok sa home gardening? Ay, hindi lang relaxing ang home gardening. Tingin ko, enlightening din eh. Yung nagtuturo sa atin na mga laga sa buhay. Dahil pag ikaw may inalagaan kang halaman, iniisip mo yung buhay eh. Paano siya lalago, yes, paano siya mananatiling malakas at masigla yung halaman. Kaya maraming naituturo to sa atin. Saka siyempre, yes, yung lupa na intindihan mo, iba-ibang klase pala to, iba-ibang klase pala ang lupa. Kaya natututo ka rin mga laga doon sa kapaligiran mo eh. At conserve also, mag-conserve. Tulad nga sinasabi ko nga sa mga tao, sa mga kababayan natin, hindi dahilan na wala tayong lupa sa bahay. Pwede tayong sa paso, at kung wala ka naman pambili ng paso, makakapag-recycle ka pa. Nakatulong ka pa doon sa environment conservation, di ba? Tama po, Mayor. Kung makikita niyo po dito sa aking background, Mayor. Ito po kamatis, Ito po naman po yung talong. Sa likod ko po yung mga pecha. So pwede nasa mga buti lang, Mayor, Ako, Mayor, natuto nga ako niyan. Nagtanim ako ng mga kamatis, saka mga pecha. Out in the open ang tinanim. Pagtatanim ko, yung kinukwento ko nga sa'yo, pinaulanan, nabasa, namatay, na naluluso pala yung yung mga dahon noon. Kaya bumipili ko ngayon ng net at nilalagyan ko ng net para hamog na lang yung makarating sa'yo. Ang dami nung sa'yo, naiingit nga ako eh. Hindi ko naisip. Pwede palang gawin yan yung mayroong vertical. Yes po, Mayor. Ito po, meron po siyang parang nagusan po ng tubig. Ito po ilalim. Siya po magsisilbing imbakan po niya, water reserve po niya. No? So ito po yung bulaklak. May mga bulaklak na po. Kamatis na po yung iba. Kamatis. Hindi pwedeng maraming tubig, Tama ba? Yes po. Tama lang po. Dapat po katamtaman lang siya. Opo. Oo. Ako dati, Mayor, alam ko. Kayo po ay workaholic marami, eh. Tutukan ko na marami. Si Mayor po, alam nyo, workaholic ito eh. Napaka-busy po niya sa isang araw siguro. Hindi lang hanggang 10 mga engagement, pero itong ginagawa sa Marikina. Mayor, nakakatulong ba yung pagtatanim po ninyo, pagdating po ninyo sa bahay, nawawala yung stress ninyo, naampat po yung pagod ninyo dahil po sa inyong mga halaman? Totoo yun. Yun nga lang, Mayor, gabi na ako uuwi eh. Pero pag umaga po, pagkagising. O pa nangyari sa akin bago ko umalis. Parang ayun. Bago ko umalis, titingnan ko sila yung posibilidad na pwede kong mag-dilig. May lagadera ako rito Mayor. Hindi hose, lagadera ginagamit ko dahil lagadera. Ano ba tawag dun sa lagadera? Ayun, yung pandilig, ha. Yes, opo. At para sa ganun, kontrolado yung tubig. Tama po, Mayor. Mayor, ano pong reaksyon nyo? Ngayon pong pandemya, dumami po yung mga plantito at plantita. Is a good sign, sa tingin ko po.
it's a very good ano, very good development. Napaka yes, ganda ano ha. Dahil mas maraming tubig eh mas maraming halaman, mas maraming oxygen sa paligid natin. Pinako ko yung lagadera ano. Ayun. Kompleto ng tool si Mayor. Kompleto ko. Oo. Ito yung ginagamit ko tuwing umaga. Oo. Yes po. Pati yung anak ko, magandang bonding experience sa amin. Yes, tama po. Dikit na anak pa. Kaya ano eh, maraming nangyayari pag ikaw ay naghahalaman eh. Pati relationship mo sa pamilya mo na i-improve. Tama po. Sabi nga po yung mga nakakatanda, kapag daw po tayo ay paparitiro na, sumapit tayo sa retirement age, ay dalawa lang daw po pwede natin gawin eh. Magtanim at magsulat. Totoo nga, totoo. Mer, yes, nakikita po. Po yes, yung po. Ano, yung kamatis doon sa gilid mo. Baka pwede ko humingi ng ano niyan, punla niyan, para alinis yung kamatis ko eh. Iyon sa'yo, parang malalaki. Sige po, Mayor. Dadala kita yung seeds po ng ano, ng sili. Yung yung malaking sili sa po sa pinakamanghang na sili sa mundo. Ako meron ako siling labuyo. Ayun nga lang talaga na paglabuyo para pansahog lang sa mga sausawan. Eh gusto ko sana yung malalaking sili nga para ano, pas marami ka nagagawang luto, ano. Maraming ano eh, marami talaga benepisyo ang pagtatanim eh. Pati yes, pagluluto nga, natututo ka rin eh, dahil alam mo from your farm o doon sa taniman mo eh, pag inani mo eh syempre iluluto mo yan eh, ikaw na rin ang yes, gumagawa nun. Tama po. So healthy po yung pagsasaluhan ng buong pamilya. Mayor, meron pa bang paparating na proyekto ang Marikina na may kinalaman po sa pagtatanim? Meron kaming hydroponic na iano. Wow. Na nilalagay ngayon doon sa aming Marikina River Park. Dalawang lugar doon ay lalagyan natin ng hydroponic para naman makita ng mga tao kung ano ibang paraan ng pagtatanim ano. So medyo technical 'yun, you know, saka sasabi na less bacteria yung mga ganung yes mga po. Mga ganun. So ngayon ginagawa na at siguro pag meron na kami noon baka pwede pakita ko ulit sa iyo para makita yes po, Mayor. Bayan natin. Opo. Mayor, hikayatin po natin ang ating mga kababayan sa Marikina. Subukan din po nila yung home gardening. Home gardening, napakasarap pag meron ka nito at very enriching sa pamumuhay natin. Nangangalaga tayo ng halaman, napapangalaga natin yung kapaligiran sa ating tahanan. At higit sa lahat, sabi ko nga, maganda rin ano, bonding activity ang ating pamilya. Mas lumalakas at nagiging strong yung relationship natin sa isa't isa yes, sa pamamagitan ng home gardening. At ang home gardening, hindi naman kailangan ornamental lamang ang itanim natin. Nakita tama natin po. Si Sir Mer, ang tanim niya mga gulay, mga kamatis. pechay, yung mga magluluto ka, yung pangsahog mo, eh pwedeng kunin mo na lang doon sa bahay mo, sariwa pa at very healthy pa. Well said po. Mayor, maraming salamat po sa ibinigay ninyong oras dito sa Masaganang Buhay. Stay safe po, happy farming and God bless. God bless and be safe at all times, Mayor. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Isa to sa pinaka-enjoy kong interview talaga. Wow! Thank you very much po, Mayor, sa oras na ito na ibinigay po ninyo din sa Masaganang Buhay. Nakausap po natin si Marikina City Mayor Marcy Teodoro, isa na rin pong plantito. Magbabalik po ang Masaganang Buhay.